Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano mag-solve ng pyraminx. So, ang pyraminx ay isang pyramid-shaped na puzzle. At ito ang pinakamadaling puzzle kasi kaya mo siyang isolve kahit walang algorithm. Ang gagawin mo lang move dito ay insert. So, para ma-solve mo ang pyraminx, dapat alam mo ang kanyang mga parts. Ito ang mga centers. Ayan. At itong mga edges, wala itong problema kung magsosolve ka kasi pwede mo itong i-rotate kahit sa anong gusto mong nikulay. Huwag na nating patagalin pa, scramble na natin to at isolve na natin. So ayan, scramble na ang ating pyraminx. So ang first step natin sa pag-solve ng ating pyraminx ay i-align mo na natin lahat ng mga centers. So sa isang side, meron tayong tatlong center. For example, dito. Ayan. So sample lang dito kung mag-start. So dapat gagawin ko tong same lahat ng kulay ang kanilang mga centers. For example, hanapin ko kung red ba talaga ito. So i-move ko to. Ayan. Red. Titingnan ko kung may red ba dito sa kabila. Yellow. Ibig sabihin din dito ang red side kasi hindi nag-match yung tatlong centers. So, mag-move ako ulit. So, itatry ko kung green side ba ito. So, i-move niyo ko yan. Hindi green. Yun, green. So, iti-check ko kung green ito. Hindi green. Hindi green. Itatry ko ulit kung ano ang nikulay nito kasi hindi siya green side kasi hindi nag-match yung tatlong mga centers. Itatry ko yellow. Hindi yellow. So yellow. So itatry ko kung yellow ba talaga ito by moving itong last side. Hindi yellow. So yan. Ganun magtingin ng side ng pyraminx. Dapat mag-match yung tatlong mga centers. So, kung nag-match yung tatlong centers, ilalagay natin siya sa bottom. Ayan. So, nasa bottom ng ating yellow na side. Ito, alam natin na red side ito kasi nag-match itong dalawang centers na red. Physically, ang next step, isosolve natin ito. Ipipeel out natin edge na ito. So ito ay hindi dyan kasi hindi nag-match yung red at saka yellow. So ilalagay natin siya sa bottom. So mag-move ni tayo. Wala dito sa taas yung edge na para dito. So mag-move tayo sa kabilang side. Yan. Kung napapansin nyo, nag-align ito kasi ito yung itong side nito ay blue side. Kung nakikita nyo yung center na to, blue. So, mag-align tayo ng isa na ganito. Yan o. Yan. So, kung napapansin nyo, yung sa taas is yellow. Gagawin lang natin, ilalagay natin ito dito. Walang algorithm, kung marunong ka lang mag-insert, basically, ni ganito to. Move mo to ipataas, i-insert mo dyan yung edge. So, babalik mo siya ulit. So, ayan. So, next, punta tayo sa kabilang side. So, ito ay green side. So, kung napapansin nyo, na-solve agad yung green side. So, mabuti yan. Pero kung minsan hindi yan magsosolve, i-repeat natin yung process katulad ng kanina. So, since na-solve na to, lipat tayo sa kabilang side with yellow ang ating nasa bottom. So, kung napapansin nyo, mag-align lang tayo dito. So, ito, red. Pero ang sa kabilang side niya hindi yellow. So, i-move natin. Rotate. So, kung napapansin nyo, nag-align. Yan, red. So, ang nasa kabila is yellow. So, same sa kanina, papupunta natin to dito. So, ang gagawin lang natin is, katulad ng kanina, ipalisin to, tsaka insert yan dyan. Then, babalik natin. So yan, na-solve na yung yellow side natin.
So, kung gusto mong i-rotate ito para comfortable ka, ayan, yellow. I-rotate mo rin itong isang ni corner, yellow. Tsaka ito, yellow. Ayan. So, since nasolve na yung kabilang side, nasolve na natin ang yellow. Pag hindi pa nasolve lahat ng mga side, i-repeat natin yung process dito pero sa ibang side na naman. So, for example, magsasolve tayo dito sa red. Ayan. Ilalagay natin siya sa bottom. I-repeat natin yung process. Yung side na ito, dapat yung mapunta dito is red at saka green. So, kung napapansin nyo, mayroon tayong green dito at saka red doon. So, same process sa kanina. Yung red ay nasa bottom. Alisin natin to at insert natin yun dyan. So, tapos ilalagay natin ulit. Ayan. Lipat tayo sa kabilang side. So, itong side na to, yan, kung napapansin nyo, hindi ito yung side dyan. Up. Ayan. May align na tayo na blue-blue. Tsaka yung dito is yellow. So, hindi siya yung side para dito. So, mag-rotate tayo ulit. Ayan. O, wala ni pa rin. Rotate ulit. Ayan. So, kung napapansin nyo, blue, blue, at saka red. So, same process. Insert na natin. Alisin natin to dito. Ayan. Insert. Tapos, ibabalik ito. Ayan. So, nasolve na natin ang red side. So, kung napapansin nyo, hindi pa nasolve lahat ng sides. I-repeat natin yung process ulit. Pero sa kabilang color na naman or sa kabilang side. So, nasolve na natin ang yellow at saka red. So, punta naman tayo sa blue. Ayan. Ilalagay natin yung blue sa bottom. Tapos, dito tayo sa green side. Napapansin niyo ito, green, green. Pero yung sa kabilang side niya is red. So, dapat ito ay blue. I-rotate natin. Ayan. So, walang nag-match. Either dito or diyan. So, rotate. So, walang nag-match. Kung walang nag-match, lipat tayo sa kabilang side. Ayan. Ito may nag-match. Yellow, yellow. At saka blue. So, same process. Alisin natin to. I-insert natin yan dito. So. Ayan. Andun na. So, kung napapansin nyo, ito na lang yung hindi nag-match. So, lipat tayo dyan ulit. So, ayan. So, kung napapansin nyo, may nag-match dito. Green, green. Yung dito is blue. You know. So, ilalagay natin to dito. So, kung napapansin nyo, nandito siya sa right side. So, same pa rin. Ang gagawin lang natin is alisin to at saka insert to dito. So, kung paano yun, same pa rin. Pero yung mirror ng ginawa natin kanina. So, i-rotate ito. Tsaka insert yan. Tapos, babalik natin. So, kung napansin nyo, nasolve na natin ang ating puzzle. So, ganun lang magsolve ng pyraminx. Pabalik-balik lang at saka walang algorithm. Mag-insert ka lang. So, kung pinalo nyo yung step ko, magagawa nyo yung magsolve ng pyraminx. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. See you next time. Bye.